Tapos na ang holiday at back to work na naman. Nalinis niyo na ba ang inyong mga holiday mess? Mga regalong hindi ninyo alam kung saan isisiksik. Mga bagong gamit na hindi pa no-organize. Ang Christmas tree at iba pang Christmas decor na hindi alam saan ilalagay. Saan storage kaya dapat? Yan ang karaniwang problema ngayon sa paglilinis at pag-organize ng bahay. Alamin natin yan kasama ang isang professional organizer. At kasama nga po natin ngayong araw na ito si Isa Reyes, isang professional organizer at managing director ng Neat Obsessions. Magandang umaga po, rise and shine, Miss Isa. Morning, Miss Isa. Rise and shine, good morning po. Good morning po. Background pa lang ni Miss Isa, talagang ayos na, no? Talagang very credible nating pagtanungan ngayong araw na ito. Okay. Medyo nakakahiya yung mga kwarto namin kung ihahambing, itatabi sa kwarto niyo po. Okay, Miss Isa, napakadami pong ligpitin ngayong katatapos lang ng holiday season. Ano po ba yung dapat isaalang-alang sa pagtatago ng mga gamit? Okay, parati kong sinasabi sa mga kliyente ko na bago kayo mag-organize or maglinis ng bahay, kailangan alamin nyo muna ano ba talaga yung purpose ng lugar na yon. Yan ba lugar para magpahinga ka, lugar para mag-sama-sama kayong pamilya? Kasi once alam ninyo yung purpose ng lugar na yon, mas madali na gawin kung ano yung dapat na mangyari dun sa isang area. So, ibig sabihin, kung may mga items na hindi naman nararapat doon sa lugar na yon, dapat alisin natin siya at ilipat kung saan nababagay. So, it will also help na kung halimbawa nag-organize ka or nandun ka sa decluttering phase, if yung mga bagay na ma-encounter mo hindi naman na kailangan doon sa lugar na yon para ma-fulfill ninyo kung para saan ba talaga yon, baka yun yung makatulong sa inyo to decide alin ba dapat yung magstay at alin dapat yung i-leave. Kunwari yung kwarto, huwag mong gawing opisina mo dahil pahingahan yan. Huwag mo rin gawing kusina kasi hindi ka naman dapat dyan kumakain. Pero ito, Miss Isa, kasi may mga kababayan tayo na maliit lang syempre yung space sa bahay. So, kailangan kumbaga, take advantage mo yung limited space na meron ka. Paano po ba sila magsisimula kung ganong limitado lamang yung espasyo at maraming purpose kumbaga yung isang space sa bahay mo? Okay. Minsan kasi nane-neglect din natin yung mga tinatawag nating vertical space. Kasi most of the time, parang yung habit natin ng pagbili, ipapatong na lang natin kung saan maluwag or kung saan may pwesto. But minsan hindi natin naiisip na yung mga pader natin, pwede nating i-maximize. Gaya ng nakikita nyo sa likod ko, di ba? Parang pwedeng floor to ceiling yung storage ninyo. Para nang sa ganun na ma-maximize ninyo yung area at madami kayong mapapaglagyan ng gamit. Yun din, no, minsan nakukulangan tayo sa konsiderasyon na pag bumibili tayo ng gamit, hindi natin iniisip saan ba ito ilalagay. So siguro, bago din tayo bumili, dapat isipin muna natin or imagine muna natin saan kaya ito mapupunta sa bahay ko. Para nang sa ganun, hindi nag-a-accumulate yung gamit sa bahay. Okay, Ma'am Isa, alam nyo, itong January, ito na yung ligpitan ano, ng mga Christmas decorations. Minsan, ang laki, bulky, yung mga Christmas tree, mga parol, mga kagaya nito, yung nasa set natin. Ano? So, kapag limitado po yung lugar, saan natin pwedeng ilagay ito? At saka, paano po magiging parang, kasi malaki siya, bulky eh. Paano mo siya makukompress at maitatabi nang pwede mo pang gamitin sa susunod na naman na Christmas season? Actually, no, siguro very familiar na kayo na pag mag-store kayo ng mga Christmas items, you use yung mga reusable na mga big boxes or yung mga durable boxes, no? Pero if limited yung space, alam nyo, ang kailangan nyo lang dyan, alam nyo yung ano, parang cling wrap. Maganda yan minsan kung halimbawa tinatamad ka na mag-store ng Christmas tree. Yung buong Christmas tree mo, pwede mong balutin ng cling wrap para by next year,
tanggalin mo lang yung plastic na yon, hindi mo na kailangang mag-redecorate ng Christmas tree, no? Parang sama-sama na lahat doon. And paganda doon, hindi siya maaalikabukan kasi very secured naman siya kapag binalot mo yung mga Christmas decors mo. And at the same time, it compresses din kasi yung mga bulky na items per Christmas decors. But of course, no, kung meron tayong mga iniingatan na items apart from just wrapping it with cling wrap, pwede din natin gamitin yung mga na-declutter na natin na damit. Pwede yun yung ibalot nyo muna dun sa Christmas decor ninyo para added cushion siya, hindi mabasag yung mga parol or yung mga yung mga Christmas balls, di ba? And also, kung halimbawa na hirapan kayong maghanap ng space sa bahay, tingnan din muna ninyo yung mga, apart from sa mga ilalim ng kama, tingnan natin kung ano ba talaga yung mga nakastore sa ibabaw ng mga cabinets natin. Kasi minsan, di ba, yun nga yung nagiging habit natin, kung saan maluwag doon natin isisiksik. But minsan kailangan nating bigyan ng pansin also yung kung kailan ba natin or kung gano'n natin kadalas ginagamit yung mga items sa bahay. So usually, pag mga Christmas decors, dapat talaga naglalaan tayo ng space kung saan hindi natin siya parating na-access kung dahil once a year lang naman siya. So pwedeng sa attic or of course yung mga storage rooms natin and kung saan matataas yung mga lugar na pwedeng doon natin isabit or ilagay yung mga gamit. Ako, Audrey, guilty ako dyan. Kung saan-saan mo lang ilalagay. Basta may makita kang space. Tapos yung taas din ng cabinet ko, parang puro paper bag na kung ano-ano ang laman. Okay, ma'am, kailan po ba dapat mag-declutter ng bahay? May schedule din po ba na dapat sundin sa sinatawag nating decluttering or general cleaning? Okay, ako kasi parang hindi ako masyadong fan ng general cleaning. For me, general cleaning is yung pag-deep clean ng mga carpets or mga kurtina, yung ganyan. Yan yung general cleaning for me, which happens about mga every 3 months or 6 months na talagang thorough cleaning ng mga upholsteries and such. Pero when it comes to decluttering, wala akong pinipiling oras. In fact, ang pwede mong gawin kapag magbibihis ka, magkaroon ka ng isang basket dun sa closet mo and if nagsuot ka ng damit and feeling mo parang hindi na ikaw yon or parang hindi naman na siya fit sa'yo, you can set that aside first. Doesn't necessarily mean na kailangan itapon mo na siya, but it's or i-let go mo na siya or ibenta. But it will really help also for you to decide na pag meron kang file na doon na pupunta yung isang bagay na parang doesn't resonate with you anymore. Diba, after maybe a month or 2 months na napupuno yung basket na yon, bisitahin mo and that's the time that you let go of the things na parang hindi na para sa'yo. Parang pag-ibig. may time para i-let go mo yung mga bagay-bagay. Siguro yun yung time na ano, na sinisipag ka. Yun, medyo mahirap hanapin yung oras na yun. Pero ma'am Isa, mensahin niyo po, no? Maraming salamat po sa inyong mga naibigay na impormasyon sa amin ngayong umaga. Pero ang inyo pong mensahe, dahil may iba po tayong mga kababayan na talagang sentimental sa kanilang mga kagamitan na kahit minsan hindi na ginagamit, hindi na magagamit, itinatabi pa rin at nakasiksik pa rin sa tahanan nila at nakakasikip lang. Okay. Doon sa mga nahihirapan mag-let go, lagi kong tinuturo na tatlong steps lang naman ang kailangan yung tandaan kapag nag-o-organize kayo or kapag nag-aayos kayo ng gamit. I call it the homeward technique. Yung tatlong steps na yon is sort, detach, and rehome. So, yung sorting, pag samasamahin nyo lang muna yung pare-pareho, para hindi masyadong mahirap, no? Very basic, once na sama-sama na yung pare-pareho, that's the time that you can decide kung alin ba yung pinakamadaming gamit yung meron ka, alin ba yung gamit na pare-pareho, alin ba yung gamit na parang hindi pare-pareho ng function pero paulit-ulit lang na meron ka din, no? So the process of elimination gets easier once items are together, once it falls under the same category. So ibig sabihin, pagdating mo dun sa third step where you put back na the items kung saan mo siya dapat ilagay, mas madali sa para sa'yo
na mag-decide alin ba talaga yung dapat kong itago at saka alin yung mga bagay na dapat ko nang i-let go. Kasi feeling ko lang as a professional organizer to most Filipino homes, yun talaga yung pinaka-effective na once na makita nila na sama-sama na yung gamit nila, mas nagiging madali para sa kanila na mag-desisyon kung alin ba dapat yung i-let go na. Versus sa isa-isa niyang tatanungin yung sarili niya kung okay pa ba itong gamit na to, baka magamit ko pa to in the future. Kasi usually tayo mga Pinoy, lahat, bawat isang gamit may value. Or bawat isang gamit parang iniisip mo kung kailan mo siya nabili, sinong nagbigay sa'yo. But kung logical yung way on how we see things, which is through sorting, it's easier for you to be more logical when it comes to decision making. Ayan. Helpful na mga tips. Mm-hmm. Pero ito yung oras na nagiging malinis, usually, ang karamihan ng tahanan ng mga Pinoy, ito yung may bisita. Ito yung may paparating na bisita. Linis ka. Papa-impress ka. Pero ano mo, looking at the room of Miss Isa, ang gaan sa mata. Para nasa magazine. Oo, no? Diba? Kasi talaga pag malinis ang kapaligiran mo, naapektuhan din yung emotions mo, tsaka yung aura ng buong bahay, di ba? Well, Miss Isa, thank you very much. Napakaganda ng iyong mga recommendation and tips. Nakaparehan po natin, Miss Isa Reyes, isang professional organizer at siya po ang managing director ng Meet Obsession. Happy New Year, Miss Isa! Happy New Year!